Ko ang kapunta noon. Nung una ako dito guys, talagang pasaway talagang kapitbahay namin. Nangangagaw talaga ng harapan niya. Sa kakatat, anong tinatanim na? Okay lang magtanim siya ng ano, basta wag lang mga mahaba. Hindi ngayon, una dyan, pinakamatagal na yung kaway na tinanim sa likod. Tapos, dati may kahoy, tinanim na lang tawag itong kahoy ng mansanitas. Ang dami palang ano yun, parang yung bunga pala noon, kinakain ng paniki. Hindi ngayon, ang daming paniki na sa bahay ko. Tapos natulog ako sa kwarto. Sabi ko, mating gabi siguro yun. Kasi pag tuwing gabi kasi ang daming magliliparan dyan na paniki. Kala ano, sa isip ko, ano to, daga to? Hindi ako nakatulog. Hindi talaga ako nakatulog. Pagtingin kong ganun, may pababa ng pababa sa higaan ko na, ano to, daga? Ang laki ng ngipin. Wala, pagtingin ko, paniki to ha. Paniki to. Di tinawag ko yung pamangking ko. Rumel, tingnan mo nga to. Lata, aswang to tita. Natakot ako. Kasi ano yun, yung nagtakang ako, saan ba lumusot? Nasirado man bahay ko dito. May iniisip ko naman dito sa ilalim, saan ba siya lumusot? Hindi talaga ako makatulog. So, iniisip ko kung kinagat ako noon, magdugo siguro kasi ang laki ng ngipin. Naalaga ng matanda yun. Mahilig kasi sila magtanim kasi mansanitas tawagin sa amin. Ano yun, kinakain pala ng, ano yun, ng tawag ito, anong tawag nyo, parang paniki nga, parang aswang, kasi parang daga eh, parang daga, pababa na siya ng pababa sa, papunta sa higaan ko. So, spot mabuti na lang, tumayo na ako, natakot na ako, pagtingin ng pamangkin ko, paniki pala. Hindi yun, nireklamo na ako kinabukasan. Sabi ko, lumapit ako sa pintuan ng bahay na, sabi ko, kuya, yung papa ng gwardiya, kuya, pakiputo lang may kahoy kuya kasi delikado yan sa ano ko, sa bahay ko. Tsaka madaming paniki. Ayaw talaga mimik. Ayaw mimik. Tigasin din matanda. Ayaw mimik talaga. Tapos dumating bigla yung gwardiya galing ng Bucor. Sabi niya, sir, pakiputo naman ang kahoy sir kasi grabe talaga pag delikado pag nabagyo, di sira ang ano ko, warak ang ano ko, bahay ko, iro ko. Hindi mimik. Hala, inabot ng 3 araw. Nagulat lang ako kasi ang daming di-armalite dito sa labas, punong-puno yung mula sa baba at saka dito sa taas ng bahay namin. Yun. Ang daming naka-armalite. Saan daw ako? Hinanap ang pangalan ko. Saan daw ako? Nagulat ako kaya natarantang ako kung saan anong gagawin ko dito. Nataranta ako. Nang ginawa ko, yun na nga, nagpatulpo ako noon. Uras noon ang muwi, umalis ako dito sa bahay, umunta ako sa Bulacan. Yun, naglalive ako noon, inap sa FB para mabasa ng tao, di dapat na-actionan na sana ako noon. Kasi tumawag yung mga staff ng Rapitulpo sa yung sulat na piki ba na, ala, 30 days ka lang, palising ka na, doon. Yun ang kinuha ko yung number doon, tinawagan ng staff ng Rapitulpo. Tinanong nga, nandito ba si Erwin Rabalio? Sabi nga, hindi namin kilala yan kasi marami kaming grupo, sagot ngayon ng taga-Bucor. Ay, hindi daw, tumawag naman sa akin ng ano, ng, ma'am, hindi ko makontak sila kung sana, hindi daw alam. Hindi daw alam. Ano yung pangyayari yun, guys? Hindi ko talaga makalimutan. Bago yung pangyayari na yun, hindi pa nangyari yun, na naginip na ako ng gana na, alam, mayroon akong nakitang, sa panaginip ko, mayroon akong nakitang, ang laki ng kalsada. Tapos, ang dami daw na suot na no, may dala silang armalite. Dahil mga baril, nakasuot na, ano ba, yung marine, yung pala, mga suot pala ito pang Bucor, uniform ng Bucor. Yun ang napanaginipan ko. Hindi pa nangyari sa akin na napanaginipan ko na. Naging totoo ang panaginip ko. Mayroon palang panaginip na totoo. Diyos ko, grabe talagang pangyayari sa akin. Kinakabahan ako doon. Palakad-lakad yung ano, palakad-lakad yung mga gwardiya na nag-armalite. Asan? Saan si Gumersinda dito? Kasi tumunay ko pangalang Gumersinda. Asan si Gumersinda dito? Saan ang babae dito sa Gumersinda? Tapos masok yung pamangkin ko. Sabi ko, nandyan ang pulis. Hindi alam, mga gwardiya lang. Grabe talaga pangyayari, guys. Nataranta ako. Alam mo yung sa Bisaya. Nagkaroon ako ng kabuhi. Hindi ko alam kung sa Tagalog ng kabuhi. Nagkaroon ako ng kabuhi. Umakyat dito. Hindi na ako makatulog. Ilang araw ako hindi makatulog. Hindi lang araw, buwan siguro. Bago ako nakatulog. Hindi. Kasi pag ako kinakabuhi, pinapahilot ko yan bago ko makatulog ng maayos. Dahil sa natakot ako sa nangyari dito na hinaras akong dami. Ang daming naka-armalite. Kaya nung nagpatulpo ako, tinawagan ako. Talagang desidido sila sa ano kaso ko. Kasi harassment eh. Nasido ako. Hindi ngayon, hindi ko nga nasa
tawag nung pagtingin ko na nag-message sa akin, ma'am, sabi sa akin ng staff ni Rapitulpo, ma'am, nag-message kami sa inyo, nag-call kami sa inyo kasi lang busy ang line nyo. Isip ko naman sayang, di kung i-chat-chat yun, baka magalit sa akin kasi di lang naman ako nagreklamo. Hindi ko na sila sinachat, nahiya pa ako. Kasi dapat pala dala-dala ang cellphone kasi naka-online eh. Hindi na katulad ngayon na pwede ka nang pumunta dun sa office niya. Hindi na mahirap ngayon pag nagpatulpo. Eh, doon ako na ano talaga, matindi talaga kapitbahay ni Min. Walang pakialam yan. Payag lang siya kung walang katulugan kasi sigibain ang bahay mo. Gani ka sa bahay niya kasi bagas yung lahi nila. Parang pinanganak siya ng masamang ugali. Lahi sila, nagsimula pa sa nanay, masamang ugali ang nanay niya. Kasi ang kapatid ko, nanghingi ng tubig kasi pang sabaw niya. Ma'am, panghingi ng tubig. Eh, hindi pwede, sabi ng nanay. Eh, hindi pwede. Pero patay na ngayon ang nanay niya. Yun ang masamang ugali. Kasi nung kapitbahay naman dito, mga guys, di nakamotor yung mag-asawa. Sus, pagtakbo pa ng motor niya, kamuntik sila marisgrasya kasi hinaharangan ang kahoy. Hindi alam. Eh, bakit haharangan? Lahat pumasok dito. Hindi naman to para sa kanila lang. Bago makarating sa bahay namin, dadaan mo na kami. Pinakauna sila. Kaya, away na naman sila. Dami nag-away. Pero yung nanay nila patay na. Masama ugali din yun. Tapos ngayon, di may nagbahay na naman sa kabila na may nagbahay na sa kabila na taga-Bioko din. Nagpakabit kami ng tubig o nagpa-sad meter kami. Di ginawa, nag-sad meter. Pumayag naman. Okay, sad meter kami. Medyo nakamura kami sa bayaran ng buwan-buwan kasi mura lang naman ang tubig. Di 200 ang 250 ang buwan namin. Tapos ngayon, ang ginawa namin yung sad meter. Ito namang lalaki na kapitbahay namang lagi kong dinimanda. Pinuntahan nila, dalawa silang nagpunta. Pinuntahan nila yung kinabit ng tubig. Sabing ganun, no? Putulan mo yan kasi hindi yan empleyado. Ang ginawa, kawawa talaga kami. Wala kami tubig. Mabuti na lang sa panahon na nagtrabaho ako noon. Stay in ako sa trabaho. Nakakaligo ako doon. Ang mga pamangkin ko, kapatid ko, naawang-awa talaga walang tubig. Tapos ang kabayaw ko na lang, mabuti na may tricycle ako. Yung tricycle ko naman, bumili ako ng galon. Yung tricycle ko naman, yun ang nilagyan ng tubig. At kung makarating ang tubig dito, ilalagay pa sa tricycle. Yung bayaw ko nagda-drive, so, matanda na, hindi na dapat paano kay mabigat. Ang layo ng pinag-igiban sa magdaong pa. Ganun-ganun sila katindi. Grabe kasama itong ugali. Ito na naman kapitbahay namin kakaiba ugali. Grabe talaga, grabing pagsubog din dito na dumaan. Grabing ugali niya. Kahit tubig, pinagbabawal nila. Pero kung dati pa yung inireklamo ko kayo dati, matagal na yung naano ng lalaki na yan. Kasi puro bawal ang ginagawa niya dito. Ano ka dito? May nakatayo sa labas, sisitahin ka. May bisita ka, sisitahin ka. May bisita, may pumunta ka dito na may maraming bisita. Bawal ka pumasok. Kasi bawal ka puno natin. Ang puno? Ay, puno. Bahay ko yan eh. Sarili ko bahay yan eh. Iniisip ko, pareho lang kami nakikitirik eh. Yan ang ano ko sa kanya talaga. Hindi lang kasi alam ng mga tao dyan na minsan pumupunta dito yung kasamahan niya. Sabi ko sa kanya, huwag kampihan ng masamang tao. Ah, hindi naman. Sabi ganun, kasamahan niya sa Bukor. Pero mali sila pa rin kasi nag-aabot sa amin ng papel na pike. Sa dati kasi hindi ko pa alam yan. Parang kinakabahan niya ako lagi. Pero yung nalaman ko na nga nagtatanong, pupunta ako sa Hall of Justice sa Muntinlupa. Bawa ko mumunta ng Hall of Justice sa Muntinlupa. Dumaan mo na ako na sa pulis. Sabi ng pulis, hindi te, bawal magpaalis ng tao te. Kahoy nga, kailangan dadaan ka pa sa tamang proseso. Tao pa kaya? Ngayon. Hindi, kaya naman ako magtanong, sir, kasi yung mga trabaho sa Bukol, walang alam sa batas, basta-basta ka lang tibagin ang bahay doon. Kaya, oo, sa bagay. Kaya punta ka lang doon, ina-assist nila ako pumunta ng Hall of Justice. Nagtanong lang naman ako doon. Kaya sabi ko, ang hirap ng tao nito. Grabe. Katulad niya yun, hindi na pumunta yung Metro City Hall. Ayaw, sabihin, walang tao daw, walang tao. Nagsirado na naman. Hindi kami matanggal yung kawain sa likod ko. Kaya ako pag natulog sa dito sa bahay, takot ako kasi baka may akit ng ahas, talunan ka ng ahas. Kasi mga maliliit pa yun, ang bagong panganak, para siguro, manindyan ang nanay siguro. Kasi okay na magtanim ng kawayan kung nasa loob ka ng subdivision. Eh, hindi naman ito subdivision eh. Ang paligid mo damuhan. Kaya kung alin ang malamig, doon aakit yung ahas. Kaya nga sa probinsya nga, pag may ano yung sa pinsan ko sa probinsya, ba't maraming ahas doon sa likod? May kawayan pala nakatanim. Kaya doon pala nagpalabig ang ahas. Gumagapang yung ahas. Kaya delikado. Tapos ulitin ko guys, ah, yung nangyari sa akin na hinaras ako. Nataranta ako nun guys. Hindi ko malaman. Isang buwan yata ako. Hindi ako nakatulog nun. Nataranta talaga ako. Palakad-lakad ako. Tapos yung guard, yung mga gwardiya, palakad-lakad na kinakalas na yung baril nila.
kinakalas talaga yung baril nila. Tapos palakad-lakad silang ganun. Oh, nakita ng pamangkin ko, ang ginawa ko, sabi ng kaibigan ko sa baba, nagtrabaho si Bicol, i-korte mo na lang. Di ginawa ko, kinorte ko, nakailang balik ako sa barangay, nakatatlong barangay ako doon, kasi bago mo makuha ang, ano, tawag ito, papel na galing sa barangay. Di, natapos na ako ng tatlong hiringan. Di, pumunta ako sa police station, sa Liceca doon. Ay, sabi naman ng kapatid ko, ipatulpo mo na lang yan, ipatulpo, kasi delikado, palakad-lakad ako dyan. Lakad-lakad ako dyan, papunta doon sa World Justice Delicado. Di, ginawa, ipatulpo mo na lang yan. Yun. Eh, nalaman ng taga-Bucor na magdemanda ako. Alam mo ginawa? Pumunta doon. Nalaman ng taga-Bucor na nagdemanda ako. Dapat ipakorte ko. Tinuruan ako ng taga-Bucor, din nagturo sa akin. Na kaibigan ko, nasa opisina, na graduate siya ng abogado. Ito sa akin, naawa ba sa akin? Eh, hindi dyan sa kampis tao na yung kamasama tao. Kasagutan din sila. Kaya kinapihan niya ako. Kung hindi dyan sila nag-aaway, hindi, doon daw siya kakampis sa masama. Kasi magkasama sa trabaho eh. Hindi ginawa ngayon, guys. Alam niyo na nga, nag-aso ako. Sinama ko yung bata. Delikado pala siya doon, nakulong siya. Ang ginawa doon, nagtaka ako sa kaso kung nadadalhin ko sa police station. Wala mang pangalan ng pamangkin ko. Hindi, sinabi ko sa barangay, bakit tinanggal mo yung pangalan ng pamangkin ko? Kasama yun, kasi nandun yung pamangkin kita. Kaya, siguro nagbayad yung gwardiya na iurong yung huwag ipalista yung bata. Kasi delikado siya, kasi nabalitaan siya, may nagturo sa kanya na sabi ko na, makukulong ka nun, sige nagawa mo. Takot siya. Kaya ginawa nun, pinatuloy ko magtulpo, pumunta ako sa kapatid ko doon sa Bulacan, kaya nagpatulpo ako. Ang mali ko lang kasi, pagkalas at tagal kasi online yung dati, ang tagal kasi kala ko tinawagan, 2 months yata ba ko tinawagan. Tapos nung tumawag ako, okay na yun, inaayos ko na yun, na-forward ko na yung mga message ko, mga mensahe ko. Di nung tumawag na sa akin na pagkatong tawag ng staff ni Rapid Tulpe, hindi ko nga sagot. Yun ang mali ko. Hindi ko nasagot. Kasi hindi ko nadala yung cellphone. Nasa CR ako eh. Ang alam mo, madala ka CR. Diyos ko, dito sa tinira ko. Daming pagsubo ko dito. Libre ka naman sa bahay. Wala ka namang babayaran. Pero daming pagsubo ka dito. Pero sa ngayon na nagbablog ako, guys, pwede kong gawin konting. Gagawin ko ng konting. Kasi hirap paghanap ng konting. Kaya sabi ko, mas maganda pa ito gagawin ko. Kasi mahirap din maghanap. Yung gwardiya na yan, nag-aharas sa akin. Hindi siya nagpapakita. Yung uutusan lang niya, yung kasama niya. Hindi siya nagpakita. Nasa pintuan lang siya, nakatayo lang. Pero yung kasama niya, ang dami pa, nakadlakad pa sa labas. Oh. Natatawa na nga. Nagulat nga yung mga kapitbahay namin. Ba't anong nangyari? Bakit dinalhan ka ng mga baril? I mean, sabi ko sa kanila, dahil lang sa reklamo ko na kahoy na putulin, yun lang. Yun, dahil lang sa reklamo ko ng kahoy, ayun, naghakot siya ng mga di-armalite nga dinala dito, dinalhan ako. Kaya hindi ko na mag-agad-agad din na patulpo din, hindi ko na nasagot, yun ang mali sa akin. Kung nasagot ko pa yun, di kawawa sila, tanggal sa trabaho.